Merong tumamang kidlat sa Christ the Redeemer statue doon sa Brazil. Meron ba tong ibig sabihin? Yan yung ating aalamin sa video na ito. Sa mga nakaraang content, tinalakay natin doon yung paglapastangan na ginawa ng mga taga-Brazil sa ating Panginoong Diyos. Doon sa paradang ginawa nila na tinatawag na Demon Festival, makikita natin doon na marami silang mga ginawa na hindi natin nagustuhan. Dahil may mga makikita tayo doon na pagpapakita ng imahe ni Satanas. May mga pinapakita rin doon na iba't ibang klaseng pagsamba kay Satanas, mga iba't ibang simbolismo ni Satanas, at higit sa lahat yung pinakamatinding ginawa nila doon sa parada ay yung paglapastangan na ginawa nila sa ating Panginoong Jesucristo. Makikita natin dito kung paano nila pinagtawanan o pinaglaruan yung ating Panginoong Jesucristo doon sa kanilang parada. Nakakalungkot lang isipin na ginawa ng mga taga-Brazil yung mga bagay na yon sa kabila na alam naman natin na yung bansang Brazil isa itong Christian country. Ngayon sa kaparehas din na buwan na naganap yung Demon Festival sa Brazil, nagkaroon din ng isang pambihirang pagkakataon na yung isang tourist attraction doon sa Brazil na tinatawag na Christ the Redeemer statue ay tinamaan ng kidlat. Dahil sa pangyayaring yan, sinasabi tuloy ng ilang mga tao na yung pagtama ng kidlat na iyon ay may kinalaman doon sa parada na tinatawag nga nila na Demon Festival. Ngayon yung pagtama ng kidlat dito sa estatwa na ito, sinasabi na naganap ito bago mangyari yung Demon Festival. Ngayon may ilang mga tao ang namangha sa pangyayari na yon. Kasi nga raw ito ay kakaibang pagkakataon na merong tumamang kidlat doon sa estatwa ng ating Panginoong Jesus. Ayon nga sa photographer na nakakuha ng imahe na yon, tinawag niya ito na Divine Lightning. Ayon din sa photographer, para sa kanya, yung pagkakakuha ng ganitong klaseng imahe ay isang dream come true para sa kanya. Dahil napakadalang daw mangyari yung mga ganitong pagkakataon. Halos 30 beses niyang sinubukang kuhanan yung imahe na yon na yung pagtama ng kidlat doon sa estatwa hanggang sa makuha niya ito ng maayos. Ngayon kung may ilang mga tao ang namangha at natuwa dito sa pagtama ng kidlat sa Christ the Redeemer statue sa Brazil, meron din namang ilang mga tao ang nabahala o natakot. Sinasabi kasi ng ilan na yung pagtama ng kidlat na iyon sa estatwa, maaaring ito ay isang mensahe ng Diyos para doon sa mga taga-Brazil, na meron siyang gustong iparating o kaya man meron siyang babala doon sa bansa na iyon. May ilan na nire-relate nila yung pagtama ng kidlat na yon sa nangyaring Demon Festival sa Brazil, na naganap din nung buwan din na yon. Ngayon sinasabi nila na yung pagtama ng kidlat na yon doon sa estatwa, ito raw yung pagpapakita ng Diyos ng kanyang pagkadismaya sa ginawa nila, at ito raw ay sumisimbolo sa kanyang puot. Ngayon dahil sa nangyari na yan, ano nga ba yung ibig sabihin niyan na mayroong pagtama ng kidlat doon sa Christ the Redeemer statue sa Brazil? Sa totoo lang mga kapatid, sa nangyari na yan, wala akong nakikitang ibang ibig sabihin. Kung tinitingnan ng iba na mayroong koneksyon ito sa mga bagay na nangyayari doon sa Brazil, pero kung titingnan natin, pwedeng ito ay nagkataon lang talaga. At nangyari nga lamang sila sa iisang buwan lamang. Kasi mga kapatid, hindi naman talaga natin alam kung mayroon ba talagang ibig sabihin yon yung pagtama ng kidlat. Pero yun nga mga kapatid, pwede rin naman natin sabihin na mayroon din itong ibig sabihin. Kaya lang, hindi pa natin alam. Mahirap naman magsabi na meron siyang ibig sabihin and then hindi naman pala yon. So doon muna tayo sa safe hanggat hindi natin alam. Pero ngayon mga kapatid, para mas makita pa natin, baka makakuha tayo ng sagot, tingnan natin kung ano nga ba yung sinasabi ng Biblia patungkol sa kidlat. Sa Biblia, kapag sinabing kidlat, pwedeng ito ay literal o pwedeng ito ay simbolismo lamang. So ito ay depende sa konteksto na binabasa natin o doon sa gustong iparating na nagsulat ng libro doon sa Biblia. Kasi may mga nakasulat sa Biblia na pumapatungkol sa kidlat, pero ito ay normal lamang talaga na pangyayari. Ibig sabihin, totoong nangyari na may pagkidlat. Sa ibang parte ng Bible, kapag sinabing kidlat, makikita natin doon na ito ay normal na pagkakataon lamang at wala talagang ibig sabihin. Ngayon, may mga pagkakataon naman na yung kidlat ay isang simbolismo lamang. Madalas, yung kidlat sumisimbolo ito sa puot ng Diyos, doon sa judgment ng Diyos sa mga tao dito sa mundo. At the same time, ito rin ay sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Basahin natin yung ilang mga verse na pumapatungkol dito sa simbolismo ng kidlat na nire-relate nga natin sa ating Panginoong Diyos. Ito yung sinasabi sa Exodus chapter 9 verse 24, malakas na malakas ang pag-ulan ng malalaking tipak ng yelo at sunod-sunod ang pagkidlat. Ito ang pinakamalakas na pag-ulan ng yelo sa kasaysayan ng Ehipto. Ito naman din ang sinasabi sa 2 Samuel chapter 22 verse 15, mga palaso niya ay pinakawalan, dahil sa kidlat mga kaaway niya ay nagtakbuhan. Ito naman ang sinasabi sa Job chapter 37 verse 3, ang kidlat ay kanyang pinaguguhit sa kalangitan, mula sa isang panig ng daigdig hanggang sa kasuluk-sulukan. Sabi rin sa Job chapter 28 verse 26, ipinasya niya kung saan papatak ang ulan, at pati ang kidlat binigyan niya ng daraanan. At ang sabi sa Revelation chapter 4 verse 5, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagninigas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Nakita natin dito sa mga binasa nating verse na talagang merong koneksyon yung kidlat sa ating Diyos. Unang-una sa lahat, dahil yung kidlat na yan, ang gumawa niyan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Diyos. Kaya kung saan mang lugar na gusto ng Diyos na doon kumidlat, doon mangyayari yung pagkidlat. Kasi nga, siya yung milikha nito. Sumusunod yung kidlat sa ating Diyos. Makikita natin dito ayon sa sinabi ng Biblia na sa pamamagitan ng kidlat,
makikita natin yung kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Diyos. Ngayon, dahil nasa mga huling araw na tayo, yung mga kidlat, meron na rin yung ibig sabihin o meron na rin yung simbolismo. Kasi nga mga kapatid, nakita natin dito na sa mga huling araw, yung simbolismo ng kidlat, ito ay pumapatungkol doon sa judgment ng ating Panginoong Diyos na ipaparanas ng Diyos dito sa ating mundo. Ngayon yung puot ng Diyos, mararanasan niya ng mga tao pagdating ng tribulation. Ngayon yung pagtama ng kidlat doon sa Christ the Redeemer statue sa Brazil, bagamat hindi pa natin alam kung ano yung pinakaibig sabihin nun, pero nawa ngayon yung magpaalala sa atin na darating yung panahon, mararanasan ng mga tao yung puot ng Diyos. Bagamat hindi pa natin totally nakikita yung pinakaibig sabihin ng pagtama ng kidlat na yon, pero nawa nga mga kapatid, maging warning yan para sa atin. Yung pagtama ng kidlat doon sa estatwa ng ating Panginoong Jesucristo sa Brazil, nawa ngayon yung magpaalala sa mga tao na dapat magkaroon sila ng takot sa ating Panginoong Diyos. Dahil yung Diyos natin makapangyarihan siya. Kaya niyang magbagsak ng judgment sa mga tao kung kailan niya gusto. Lalo na nga kapag mayroong mga hindi ginagawang maganda yung mga tao. Alam naman natin na kapag layo sa kalooban yung ginagawa ng tao at ayaw ng Diyos yan, mayroong consequence. Ibig sabihin, makakaranas yung tao ng mga kaparusahan dahil doon sa mga ginagawa nila. Ngayon, dahil nakikita na nga natin kung ano-ano ng mga ginagawa ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo, i-expect na natin na mayroong hindi magandang mangyayari sa mga tao na yan na gumagawa ng mga kasalanan. Nawa nga yung pagtama rin ng kidlat na yan, yan yung magpaalala sa mga tao na umiwas na sila sa kasalanan, na pwede silang mapahama kapag pinagpatuloy nila yung mga ginagawa nilang kasamaan o kayaman yung paglapastangan sa ating Panginoong Jesus. At syempre, tulad yan ang sinasabi ko sa inyo palagi, yung mga nangyayaring kakaibang ganyan, yan nawa yung magpaalala sa atin na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagkakataon. Yan yung magpaalala sa atin na dapat mas lalo tayo maghanda sa kanyang pagbabalik. Ngayon ang alam ko, yung iba sa inyo, kapag ang pinag-uusapan na kulog o kidlat, nagkakaroon sila ng takot dito. Pero mga kapatid, ipapaalala ko sa inyo, base nga sa binasa natin, huwag natin dapat katakutan yung kidlat. Dahil nakita natin, ito ay sumisimbolo sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. So wala dapat tayong ikatakot. Every time na nakakakita tayo ng kidlat, yan naway magpaalala sa atin na mayroong kayang gawin yung Diyos sa ating mga buhay. Kasi nga, siya ay makapangyarihan, na walang imposible sa kanya. Kaya niyang gawin yung lahat para sa atin. Kung ikaw ay mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, yung simbolismo ng kidlat para sa iyo ay maganda. Pero kung ikaw ay hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, para sa iyo, yung simbolismo ng kidlat na yon, ito ay hindi maganda. Dahil ito nga ay sumisimbolo sa paghuhukom at doon sa puot ng Diyos sa mga tao. Ngayon, bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, tandaan niyo po, wala na sa atin yung puot ng Diyos dahil sa Panginoong Jesucristo. Simula nung tinanggap natin yung ating Panginoong Jesucristo na nampalataya tayo sa Kanya, wala na yung puot ng Diyos sa atin. Inalis na yan. Tayo ngayon ay tinuturing na ng Diyos na Kanyang mga anak. So ibig sabihin, hindi na natin mararanasan yung puot ng Diyos at higit sa lahat, yung judgment ng Diyos para sa atin. Kaya kung sakali man na mag-rapture, tayo ay kukunin ng ating Panginoong Jesucristo at hindi na natin mararanasan yung tribulation. Kasi nga mga kapatid, tayo ay wala na doon sa puot ng Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, ang pinakamaganda dito, hindi na natin mararanasan yung judgment doon sa impyerno, ibig sabihin yung kapahamakan. Hindi na natin mararanasan yan kasi nga tinanggap na natin si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay natin. Wala na yung judgment na yon. Hindi na tayo i-judge ng Panginoon patungo doon sa impyerno. Kasi nga tayong lahat ay mga tagalangit na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So yung mga kapatid, yung gusto kong ipaalam sa inyo, yung mga kidlat na yan na nakikita natin saan man, nawa nga yan yung magpaalala sa atin sa kapangyarihan at kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Huwag tayong matakot dyan. Dahil bilang mga Kristiyano, maganda yung simbolismo ng kidlat para sa atin. So yun lamang mga kapatid ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.